But anyways, guys, this is a game number 2 Just ML Challengers Edition Grand Finals. And Super Predator with a 1 score para sa ating laban. Sila ang ating nasa red side. Now we on this graph. H2O naman for the carry. MB ang gagamit ng isang Xborg. Energy with Kaja and Forza for Chester. Para naman din sa kabilang banda, for Ifios Esports, Patrick for Tams, Arvs naman dito for Valir, Yami for Hylos, Mimao for Granger, at Kenshi naman for Harith. So, heto na. Pero, i-invade sila dito, ha. Nareset naman ang buff for NXP Predators. Naku po, ilan to? 4-5. 5-man invasion for Ifios Esports. No. Is real. No. Yo, na-secure din naman ng Ifios Esports. Actually, literal na pang-inis yun for the team kung ma-secure pa rin to ng NXP Predators solid. But anyways, guys, that is a good objective for Ifios Esports on today. This match for NXP, kailangan siguro pwede nang i-contest yung buff naman dito ng Ifios Esports knowing na hindi pa rin nakukuha ang blue buff dito. But anyways, that is going to really the wonder for Ifios Esports sa ating laban. Tama ka dyan. So, Gucci Gucci, sarap buhay. At kung titingnan nyo nga dito, si Harith naman ang pumosisyon ngayon sa top lane. So, siya magiging off lane dito. Ito, together with Patrick as well. 3-on-1. Naupo Renny J. Naupo for Blinker out. Pero with that yo-yo effect from Patrick, patay ata ang buhaya. First blood will go to H2O. Nako. Nako, medyo ano lang din naman dun yung naging ano ng isang team. But anyways, guys, 0-1 ating score. 134 seconds in third game time. So far, napakasakit agad ng isang Granger dito. Tumama lahat ng bala niya against Chester. And nakita natin parang iba yung naging innovation ng NXP. Yung naiwan sa middle lane si Kaja at saka isang far stab nag-rocket sa may bottom lane side ang isang carry. Pero anyways, alam of course, ginagamit dito ni Kenshi to destroy the turret or take damage dito sa turret ng isang NXP Predator solid. Grabe, mga kaibigan. At tower objective has been secured for NXP Predator solid. Pero eto na, naupo, si Yawi, disengage na lang din. Okay lang, relax lang for NXP Predator solid. Di naman big deal ang lamang ng gold ng Ifios Esports. Pero kung saasali sana, dapat tumraid man lang sila dito ng tower push kahit sa bottom lane. Knowing the fact na walang hero dito sa bottom lane ng Ifios Esports. Kasi napatay nila si ano si Patrick kanina eh. Pero, well, tulad nga sinabi ni Chantel din, very unusual na iiwan sa middle lane ang heroes ng NXP Predator Solid. Oo. Kumbaga, feeling ko dito for NXP Predator Solid, kagaya na ginawa nila on game number 1, iniiwas na talaga nila literally si H2O dito in terms of team fight. Tapos lahat ng pwede niya kuhanin, both top lane, bottom lane, pagdating sa jungling, binibigay agad dito for the carry. Kasi nga, pinaka naging maganda on game number 1, yes, nakangat si Ifios Esports in terms of objectives on the early part of the game, pero never once na naiwan si carry in terms of gold. So feeling ko yun yung pinaka gustong gawin dito ng NXP sa ating laban ngayon. But anyways, that is just a 300 gold lead for Ifios Esports. Kita natin dito yung masesecure na ng NXP ang kanila. Si Yami dito, wala ng boy flicker out para kay Yawi din. Eto na si Patrick na upo. Dumating naman ang kanilang Thumbs Arms. Wala na rin buhay, but it will go down. Another one, Kenshi dito was able to secure a kill. MB running out of life as well. Tamang apoy na lang din dito sa Gedli, pero na upo, Patrick. Saan ka pupunta? Ayun. Daling-dali. No. 3-4-1 trade. It's going to be a 3-4-1 trade in favor of NXP Predator Solid. Grabe yung ano. Ito isang pinakamagandang term for ano for H2O. Grabe pumwesto. But anyways, guys, nagkapatay lang din naman ng mga players natin dito for the both teams. But anyways, 2-6 ating score and going back for the thought for H2O. Grabe siya mag-ano. Grabe siya pumwesto ng sarili niya kaya siya nakapag-free hit. Yung nagandahan ng carry dito ng NXP Predator Solid. But anyways, for Ifios Esports naman, pagdating sa team fight nandun yung damage, nagkataon lang talaga nung clash na yon. Medyo hindi nagkaroon ng certain hero na gusto lang target against NXP. Oo nga, no? Kalat-kalat nga yun. At para sa NXP, para naman sila, oops, walking target. Pero look at that damage is real coming from Mimo. Pinasalo lang lahat ng bala. Parang ang parang lumipas lang, patay na agad eh. Napalingat lang ng konti, yatap na agad. So, papalag din naman ang Ifios Esports. Kaso, for NXP nga, tulad ng sinabi natin, tumataba tong carry na to. Iniiwas nila sa teamfight, pero pagkakailangan na rin naman talaga, with that Bounty Hunter, 3 kills kaagad siya, solve na solve ang buhay. No? Oo. Kumbaga, objective
i-farm lahat pagdating sa kill. Pag sumama siya, that's it. Total package for NXT Predator Soul. Pero anyways, let us not forget if it's esports, meron silang Granger dito. Wala 2-1 nil KDA. Pero anyways, guys, ito na ang checkpoint na inaabangan natin ngayon sa ating laban, Glorious Pathway. Pero Arbs, napatay lang din naman si Yami dito. Wala nang buhay. Halos Yawi, wala na rin buhay. And na-disengage agad for these two teams ngayon sa ating laban. And 3-7 ang ating score. Tama dyan. And 1K golden lang ang meron ng for NXT Predator Solid at 4 kills away. Hindi pa naman big deal. Ang pinakagusto natin makita dito yung mga objectives naman na may secure ng NXT Predator Solid. Second turtle is now up. So nakita nyo kanina dito nagkabigayan ng maraming kills sa both sides. So pwedeng maulit-ulit yun kung saasaali. Pero mukhang objective yata sa middle lane. Ang NXT narinig tayo. Objective secured muna. Eto. Pak! Grabe! Gusto ko yung pak mo doon na. Pak ayun, na pak! Pak na pak! Patay! Humina yung ano mo, humina yung mic mo. Hello? Humina. Hello? Ayun, yan. Umakay na, umakay na. Pak na pak, grabe. Sa bunutan dun. Maganda yung pagkakapasok doon. Actually, pag may opportunity sa NXP, ginagaw nila. But anyways, for EPS Esports, sobrang taas ng chance na baliktarin yung sitwasyon ng laban ngayon. As long as mabigyan nila ng space dito mag-free hit si parang Nemo. Pero speaking of free hit, napalayo agad because of that Chester feathered airstrike with the Farsa. Oo, ang maganda dito ay Nemo. Pagka umulti ulit si Chester ng ganun, ultihan niya face to face. Panigurado sa bug yun sa ali. Kailangan na lang talaga positioning. Or masigurado niya na walang divine judgment si Kaja. Kasi pagka nagkataon, nakita naman natin yung ginawa ng game number one na divine judgment si Kimi tapos ang boxing, 'di ba? So baka ganun ulit mangyari dito kaya onting ingat na lang din dapat. Is that true? Pero to, item check tayo direct Popey to check ang ating equipments for this match. We have 6k gold for the carry, that is the endless battle. So malaking factor na agad for NXT Predator Solid, and we have 4.6k gold for this Granger. Although good thing naman dito sa isang Granger as long as meron siyang BOD at saktong-saktong pagkakapasok ng kanyang death sonata, automatic edge na agad siya for the Granger. So it's all about having a space created for the Granger. Pero anyways, flicker out for MB, nandito na si Ami. Sundot's technique for the Silos at nadali pa nga immortality has been popped, pero nandito na ang backup ng next play, Predator Solid. Another one. Naku po, ayun. Monster kill. Unang napatay kagad si Mima. But look at this, Yawi. Naku po, mga wala ng buhay. Ares, the Arbs, damay na. Patrick dito, nagpapanggap na damo. Pero nahuli siya doon. Apat ang dumapa dito. On to the side of NXT Predator Solid. For a trade of one, si MB lang. And that's first death pa lang din naman ng Xborg. So, mukhang makaka-objective secured talaga dito ang NXT Predator Solid. No? In the fact, wala din buhay. Ang, uy, tinangke na. Naku po. Yun. Diretso na talaga, no? So, second tier turret, dalawang second tier turret ang nasira dito ng NXP against Ifios Esports. That is both on the top lane and bottom lane. And this is another turtle objective for NXP. Medyo malayo ang Ifios Esports to contest this one. As we could see here, turtle has been taken by NXP Predator Solid. 4-12 is the score. Another feathered airstrike here for the Farsa. At kita naman natin, grabe na mag-zone out si parang Chester dito. Oo nga, grabe na rin to. Ano na to? Kalabaw division na, kumbaga sa reality natin. Kalabaw division. Bibi lang. Oo, bibi lang ng bibi to, mga kaibigan. Grabe na. Maganda na rin yung ano yung vision na nakikita niya dito. Bali wala lang, oh. Dalawang tira ng Torre, half-life lang. Item check nga ulit for the, isa pa, for this Grok. Oo, nakaano, anti-kiras, kaya pala. Oy. Ayun, damage siya daw. Ito na naman, flicker in plus man down. Nemo is down for EPS Esports. Wild charge pa para kay Yawi Esports inantog and a legendary as well for H2O with an 801 KDA for the carry. 3 men left for EPS Esports ngayon sa laban natin. Feathered edge check na naman para kay parang Chester natin dito. Habang nangyayari yan, objective for this match, na iwan pa si Yami, mga kaibigan, mukha isasama pa si Arbs because of the flicker and a double kill for MP. Mag-isa na lang, dedepensa si Kuya Patrick natin dito. Hanap ka ni SpongeBob, pero no, kaya ito, feeling ko lang ni Patrick. Makabitaw lang din. Ito na si Mima, may backup na ako. Depensa lang, kapit lang sa cellphone. Ifios Esports, the pressure is real. Naku po, oops, delicate. Grabe naman, flicker in kagad dun si Yami. Pero, uy, pero masakit si Kechi, guys. Kita natin sinamahan pa ng death sonata doon. Si Patrick pumasok na rin H2O with a dash out. Pero kita natin vengeance na wala na agad and a disengage. Pero sakit, ang sakit ng combo na kayang ibigay dito ng Ifios Esports. I think check na tayo direct doon sa Harit. Sa Harit tayo. Harit. Yan.
Naku, kalamit ni Reaper. Good so feeling ko kailangan pa niya ng feather de. Feather of Heaven para legit na mas mabilis yung attack speed. Pwede, pwede. Masakit-sakit na rin eh. Ang pinaka-problema na lang kasi kay Harith dito, hindi siya nakakuha ng blue buff. So, pag nakakuha ito ng blue buff later on in the life, tuloy-tuloy na yung chrono dash niyan. For sure, may masasaktan na dito ang NX Predator Solid. Pwede na nilang pasukin sa backline si, si Farsa na napakalakas mang bully sa kanila. Grabe oh. Feather Airstrike para lang mag-face check, di ba? Ganong kakayaman. Ganun kaka-ready manakit ng mga kalaban nyo at ready makipagbubugan. Pero may shout out sa lahat ng viewers natin dyan guys. Do not forget na meron tayong giveaway. At huwag kakalimutan ang ating exclamation notify kasi nakuha na ng NXT Predator Solid ang unang lord para sa ating laban. Kung sila ang sinusuportahan nyo, exclamation notify NXT Predator Solid. At kung Ifyos Esports naman, exclamation notify Ifyos Esports. Yun, nako po. So, tingnan natin dyan para makita natin. We also do have poll sa baba, mga besties. 616 ng ating score, 10K or 11K gold lead that we have right now in favor of NXP Predator Solid. Konting bawas na lang sila ng error dito, kayang-kaya nila itong tapusin. And for Ifyos Esports, wala eh. Mahirap to sa kanila. Outfarmed sila, especially Farsa nga lang. Napakasakit na. Another one, Divine Judgment, Kenshi, patay ka agad. Pasok in naman din dito para kay Arbs. Naupo, Glorious Pathway to defend this one out. Pero may Lord, naupo, masakit. Patrick, wala nang buhay. Pasok in para kay MB. Last Insanity, patayin nga pa si Nimao. Ayun, this is it! Boom. Unang back-to-back champions for the Challengers Edition NXT Predator Solid.